ng negosyo na wala ng trabaho dahil sa pandemya. Kaya kasama dyan, halimbawa yung mga magbabalot, yung mga sidewalk vendors, mga tricycle drivers, mga labandera, mga masahista, lahat yan ay nawalan ng trabaho. Kaya binigyan namin sila ng trabaho 10 hanggang 15 araw at binigyan namin sila ng sweldo. Kung hindi ka magtrabaho, walang sweldo. Pag nagsweldo ka, kompleto ang matanggap ng sweldo dahil hindi dumadaan yan. Yung pera, yung sweldo ng mga beneficaryo ng tupad, diretso sa mga beneficaryo. Hindi dumadaan sa kamay ng kahit kanino naman. Pagka nagtrabaho ka ng 10 days, pupunta ka sa remittance center, ibigay sa iyo yung sweldo mo. Ayan po ang pinunta namin dito para iparating sa constituent ni Congressman Xiao at lahat ng mga kababayan natin dito sa Legal City, Lanao Norte, at sa buong Region 10, ang ayuda galing sa ating mga kasamahan sa gobyerno. Kasama rin po dyan yung ating OFW. Nakita nyo naman kanina si Administrator Kanta, ang daming pinamimlay ng kwarta. Pera. Pero yon pera ng tao rin yun. Kaya binibigay namin yung pera ninyo dahil kailangan ninyo. Yun naman po, maraming maraming salamat. Handa po kaming sumagot sa anuman yung pinuntan niya sa amin. Salamat sir sa mensahe. So, sa pagpatayon, si Seth andam na utubag. So, yung pinunta kanina, andam na sila utubag sa inyong mga pamutana. So, damay lang na pahinusok sa ating mga media partners na at least mamutana, palihang isuti inyong pangalan o inyong media establishment. So, magsugod na ta sa una nga pamutana. Yes, ma'am. Kamadugan, ma'am. Mayong Bulkan Secretary. Ako si Diana Mignosa, sa Rating Pintura sa Pagan. Makutanan lang po kung di unsa ako monitor sa DOLE para ma-sustain ang kanyang mga programa sa tao. For example, katong pagkabuhayan, no? Di unsa na pagkabuhayan. Salamat, Miss Mignosa. Asawa ka ba ni Frankie Mignosa? Ha? O, kilala niyo naman si Frankie Mignosa yan, one of the greatest Filipino golfer. Taga-abukin mo niyan si Frankie Mignosa. Tinalo ko yan. Pero panaginip lang. Maraming salamat, tagang salamat sa mong pangutana. Abi ni mo, Miss Mignosa, tanang among tupad, tunay guidelines. Tunay guidelines kung sino ang mga matukoy upang isang tao ay maling malikado upang makatanggap ng isang sa programa ng tupad. Hindi ko na po masyado. Ay, ano po yung magiging qualification upang makatanggap po siya ng tupad payout? Tagalog lang po. Thank you. Tama yung tanong mo. Ito yung mga sinabi ko, yung mga informal workers. Walang employment yan. Kapag employed ka, hindi ka qualified dito. Kagaya rin ba, sinabi ko yung balot vendor, self-employed yan. Yung mga sidewalk vendor, self-employed yan. Yung mga masahista, self-employed yan. Kasi wala namang employment ngayon, yung mga masahista. Yun, mga qualified yan. Basta ang importante, informal workers mga yan. And then, magtatrabaho sila, after work of 10 to 15 days, masweldoan sila ng minimum wage in the region. Secretary, dito po ba sa ngayon po, ilan po ba yung nakatanggap ng tupad payout? Sa ngayon po? Sa ngayon, ilan po ba yung nakatanggap ng tupad payout? Actually, ang beneficiary naman is 1,500. Kaya lang, hindi natin pwede dalhin sila lahat dito. Kaya, yun lamang sapat na numero para magbigay tayo ng payout. Pero, yung mga ibang, ibang mga beneficiary, natanggap na nila ako remittance center. Sa buong Pilipinas po ba, Secretary, mga ilan po yung estimated na nakatanggap po ay naka-avail po ng tupad po, ng tupad payout? Umaabot na tayo ng mga almost 3 million beneficiary sa tupad, costing us about 9 billion. Tuloy-tuloy yan kasi that's an ongoing program for the Department of Labor. May kaysa may
COVID or wala, tuloy-tuloy yung aming ayuda sa mga informal worker. Magkano po ba yung makukuha ng isang tuan, isang tao? Magkano po ba yung makukuha niya? Yung mga nito? Oo. Kasi nagtrabaho sila ng 50 days, times 300, 65. 5,475. Sir, good morning. Si Engineer Tabante po ng RMN Eden. You mentioned kagandina, sir, sa iyong mensahe, si Congressman Shaw, wala yung sa pagpanawag sa tapang. Ang tutulong sa ka, sir, mo ang tabangan si Congressman Shaw na makahatag ng beneficiaryo din sa inyo. Sa ating presidente, huwag sa tao, ihatag sa tao. Okay. Roy Burlando, Secretary no, sa Brigada News FM. Kagalina sa opening, nabati na ko na pagka-presidente sa nasun, ang imong na agyan, no? Sige sa kanila, Secretary, ang paspas, murispas, umuhata o mga programa para sa ato rin ang sito. Sa upat na si Cory Aquino, si Ramos, President Ramos, Yuri Mamakotan Arroyo, si Presidente Duterte, ang pinakapaspas doon si Duterte. Pero talan, maayo ang maagi. Salamat. Paspas na, program paspas. Kung hindi nahihigay na, tangi-tanggap yun. It's very good you ask that because aside from Tanang Lupa, doon na may mga livelihood protest. Oh, para magpagawin mo, makuha yung ang tinukod na essence of the livelihood. You ask in charge, si Director Karen Revilla. Nagana project to nasa yung Lupa, nasa yung Bosso Park, nasa yung Bangka, nasa yung Itleta, nasa yung Karinderia, nasa yung Kasan. Yan, pati paliwanag sa inyo kung paano itong mga negosyo na ito. Yan, si Director Karen Revilla ng Bureau of Workers with Special Concern. Good morning po sa kaibigan, si Karen Revilla.